Kasunod ng Idil Fitir o pagtatapos ng Ramadan, muling sumiklab ang labanan sa pagitan ng mga tropa ng pamahalaan at Maute Group sa Marawi City. Pero bago nagpatuloy ang bakbakan, nailigtas ng mga otoridad ang ilang sibilyan kasabay ng panandali ang tigil putukang ipinatupad kahapon. Makibalita tayo kay Emil Sumangin. Tahimik at walang kaingay-ingay. Ganito ang sitwasyon sa loob ng Marawi City kahapon sa gitna ng pagpapatupad ng ilang oras na humanitarian ceasefire ng gobyerno at Maute Group. Makikita sa video na ibinigay sa GMA News ang pinsalang dala ng lampas isang buwan ng bakbakan sa Luzon. Ang panandali ang tigil putukan, sinamantala ng mga otoridad at ilang religious leader para sagipin ang mga sibilyang naiipit sa conflict zone. Maingat na sinuyod ng mga rescuer ang bahaging ito ng Luzon. Matapos ang ilan sandali, isa-isa nang inalalaya ng mga otoridad ang aabot sa 5 sibilyan papalabas ng conflict zone. Kasama sa mga nasagipang 1 taong gulang na bata, na-recover din ang bangkay ng 72 anyos na lalaki. Humingi ng 2 oras na extension ng ceasefire ang mga emisaryo ng magkabilang panig. Pumayag naman ang Maute, pero namaril daw sila habang kinakasa ang rescue operations. It's too dangerous because the military stopped shooting already, but on the other side, they still shooting our emissaries. One of the emissaries was hit on his pants. Bagamat binigyan na extension, may mga sibilyan pa rin hindi na-rescue ang mga otoridad. Tulad na lang ng asawa ni Camilla Baunto na pinaniniwala ang nagtatago pa rin sa kanilang bahay sa loob ng conflict zone. Binalikan po yung bahay namin. Wala po kasi kami sa bahay na bumalik siya. Tapos yun, na-trap. Sa kalagitnaan ng rescue operations, isang matandang lalaking papatawid ng tulayang hinuli. May dala kasi itong mga alahas at paiba-iba ang naging salaysay. Pansamantala siyang idinitine para maimbestigahan. Ang pagtatapos ng Ramadan o Idil Fitir, ang dahilan ng pansamantalang humanitarian ceasefire kahapon. Ito ay para bigyan panahon ng mga Muslim na apektado ng bakbakan na ipagdiwang ang mahalagang araw na ito. Sa kabila naman ng ngiti ng mga Maranao na nagdiwang ng Idil Fitir kahapon, hindi maikukubli ang lungkot sa kanilang mga mata. Naramdaman din ang lungkot na dala ng bakbakan sa Marawi sa kutba o sermon ng imam sa Kapitolyo ng Lanao del Sur. Naayak tuloy ang mga nakinig maging ang gobernadora ng probinsya. The first time kasi ito nangyari sa lugar namin na ito. Nagkaroon kami ng Idil Fitir na iba sa lahat ng dinana namin na Idil Fitir na hindi namin kapiling yung ibang mga kapamilya namin. Hindi kami makapag-celebrate ng tulad ng kaugalian namin. Tama na. Mawa kayo sa mga constituent yung nangyari sa Marawi. Nangyari sa bakwit. Magkakalo rin ang saya at lungkot ng mga Muslim sa Iligan City, lalo na ng mga bakwit mula Marawi. Emotional sila habang nagdarasal sa mosque, amphitheater o sa mismong evacuation center. Matapos ang Ramadan, muli na namang umalingaw-ngaw ang putukan sa Marawi City. Ipinagpatuloy ng militar ang kanilang opensiba, lalo pat humihina na raw ang mga kalaban. Nagbabangay na rin daw ang mga natitirang terorista dahil sa posibleng pagkakapatay umano kay Omar Maute at pagtakas ng terrorist leader na si Isnilon Hapilon mula sa conflict zone. Nag-aaway-aaway na ngayon yung mga leaders nila because of the issue of money, of logistical support, yung leadership. Bineperipika naman ng militar ang ulat na pinagpupulot daw ng mga terorista ang kanilang mga bihag ng mga bala at hindi sumabog ng mga bomba. Inaalam din nila kung totoo bang may pinugutan ng bihag ang mga terorista. Sa pinakahuling tala, kulang-kulang 400 na ang namatay sa bakbakan. Bumisita naman kanina si Vice President Lenny Robredo sa mga apektadong residente. Una niyang pinuntahan ang pinakamalaking evacuation center sa bayan ng Baloy. I think the government has been doing everything that it can. We can only hope that this will end soon because that is the question that all the evacuees have been asking. Emil Sumangin, GMA News.